Gising sa umaga, no? Mm-hmm. Yeah. Huh? Ano daw? Ayun na, ayun na. Ano daw? Ayun pala si... Sino siya? Pastor. Okay na. Oo. Ay, nanonood na ba siya? Akala ko commercial. Pero di ba? Pero hindi pa siya napapanood. Ay, ang cute naman. Sino si Pastor? Pastor Jeff. Saan siya? Pastor? Sa LA, Nazareth. Hi, Pastor. Ang cute mo pala. Ang cute mo. I wanna meet you. Ayan na. Ah, pupunta rin ako minsan sa ano? Sa LA. Tawagan na natin si Pastor. Alam, ayan na. Bigla nilang pinasok. Si Pastor Padre Guiwa, ang ating pastor for tonight. Hello po. Ako po si Karen, Pastor. Good evening po. Ang ganda boss ni Pastor. Ano? Pastor, hindi bago ko sa inyo yung Pastor. Ha? Pastor, there's something new in this day. Ano bang bago? Nagpagupit? Bago. Hairdo natin ngayon. Para bang sinasabi niya, ako lang ito. Ako lang. Mainit eh. Sobrang nga pong init today. Oh, mami ko nga kahapon na ito pala na na-heatstroke kahapon. Na-heatstroke ako kahapon, Pastor. Pati ikaw? Yeah, grabe. I threw up 4 times. Bakit anong nangyari? Paano? Naglakad ako eh. Ayan, pinugatay natin si Pastor, nagkukwentuhan dito. Wala para mga si Pastor yun. Malang okay lang. Nag-throw up ako 4 times nung nagpunta ako sa volunteer ko dyan sa Calvary. Mainit. Kasi naglakad ako 20 minutes. Hindi ka nagdala ng water. Meron ako. Kaya lang talaga. Nasobrahan yung... Hindi ko naman nafe-feel yung init yung pala. Ay, ganun. Umepekto na sa katawan ko. Then, nahilo ako. Parang nakainom ng 2 Red Horse na beer. Ah, ganun. So alam mo pala ha, umiinom ka ha. Ah, dati magiinom tayo. Lakas tama mo, pre. Huli ka. Lakas tama tayo dati. Yan. Oh, ganun. Nahilo talaga. Nagpahatid ako dito. So parang kasinipa ng kabayo. Yeah, umiikot ang mundo. Uh-huh. Ay, ganun. Umiikot. Nakakita ka ng stars? Ay, hindi naman. Mga anghel lang nakita ko. Saan ka nahilo dito na? Doon. Nagpahatid ako. Pero may mga tao. Oo, oh, inatid nila kasi ako kasi. Kasi nakubuti ate, kasi delikado, naglalakad ka, baka biglang matumba ka, yung ulo mo, you know? Oo. Okay. Pastor, tawag na natin Pastor. Pasensya na po. Kasi bigla mong hindi umala sinabing tinawagan mo na pala. Sarap ng kwentuhan niyo bakit. Akala ko sa kasi niya. Sabi biglang, oy. Teka, mag-umpisa na ba tayo? umpisa na. Sorry. Ayan. Pastor, bumati na mga ito. Good evening. Hello po. Pala tayo doon. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Sa buong mundo, magandang gabi, magandang umaga sa Pilipinas naming minamahal. Happy 123rd birthday sa Philippines. Ah, okay. Independence Day. Ayun kalayaan. Alam niyo po, ang trivia, mas matanda pa po ng 2 taon ang simbahan namin kaysa sa Pilipinas. Ah. 125 na ang LA First Church of the Nazarene. At ang tawag po ng Pilipinas sa simbahan namin ay Kuya. old talaga. Alam mo yan, kung makakapasok sa church na ito, sa LA, may mga parang dungeon. Nakakatakot. Parang may dragon dito. Saan sa banda? Sa Third and Vermont. Tabi ng bones. Hindi lang punta na ako doon. Ibig sabihin saan yung parang ano, nakakatakot. Sa loob. May second floor yun. Eh. Yun. Okay. Ako nakarating. Sa loob. Sige, pagsalitay na lang si Pastor. Okay, Pastor. Good evening sa iyo dyan. Sorry for the late notice. SOS ka agad kami. Sige na, Pastor. Biglaan eh. Good evening. Siyempre, basta kayo. No? At nagkukumahog pa. dali-dali eh. Sabi ko, ano bang isi-share ko? Sabi nga, in season or out of season, be ready. Yes, amen. Talaga, amen. Oo, at any time. Always ready. Pagkala nyo lang yung talent fee ko. Pastor, ako. Yung TF, i-GC mo na lang. TF. Kasi sana lang na ano na Chicken Joy padala niyo na lang. Ah, mareka ka rin. Nagmumukha na ako Jollibee ah. Oh, sige Pastor, promise siya pag nag-meet tayo. Ayan. Ayan. Malapit lang yun sa inyo sa church ninyo. Oh, yung Jollibee sa Beverly. Sa Vermont, Beverly. Diba? Beverly. Wala pa po tayo ng Vermont.
Si Beverly yun. Oo nga, Beverly Vermont. Yeah. Alam niyo po, ang dati kong trabaho, dati po akong store manager ng Jollibee sa Pilipinas. Ano po branch pa store? Easy Tan Recto. Naku, baka kilala ka nung ano ko, asawa ko, pastor. Talaga? Saan siya? Kasi doon ata siya sa area na yun. Nag-work siya nung college daw kami. Pero you look younger, so maybe not. Yeah, 24 pa lang ako eh. So... Pastor, ah, pinapatawa mo ako, hindi tuloy ako matawa. Kaya pala pa sa mahusay ka sa management. Ayun. Managerial siguro position mo ron. And manager nga siya. Manager ba? Oo, manager siya. Ako naman IT, ano, manager ako dito sa LA. Abo, so shy. Buong IT department, ano, buong LA. South. Wow. Ng Jollibee. Yung mga POS system dyan na nakikita nyo, tayo po nag-design yan. Oh, talaga? Wow. Yeah. I started 2007. Tama ba? 2007. Alam mo, parang hindi ko na nga inabot ata ang POS, CRM pa kami nun. Alam niyo yung tinupo pa para bumukas. Tsaka yung, ano, pastor, yung mga sales report, pinapadala pa nung that time by mail. Oh, yeah. Kaya bago nila matanggap yung sales report, at saka ang daming nawawalang benta nung araw. At saka ang POS, pinadali niya ang inventory. Yeah. So, pastor, hindi kayo naka... experience ng towel noon. towel, yung ano. Ngayon lang yun, ngayon lang. Millennial, pang millennial yun. Bila pong isang dating kapamilya, umiingi po kami ng paumanhin, paminsan. Wala ko sinabi ba? And then, actually, hindi ko talaga alam yun. Nakikita ko lang yung picture kasi po eh. Ano kaya yun? So, na-figure out ko siguro yun ngayon nangyari. Pero hindi ko talaga alam. Accident happens sometimes. I don't think nasasabihay ng mga bata yun. Of course. I served that company. It is the most profitable company in the Philippines. The Philippines, no? Yes. Nakita ko yung values nito, yung integrity nito. At masakit na makita na gano'n, na binabash sila and everything. Yeah. Pero, may mga pagkakataon na nagkakamali tayo. Maari. I think nagkaroon naman sila ng internal investigation. Sana maayos agad yun. Kasi yung tiwala ng tao, tagal na natin. Parang pag tinanggal mo yung Jollibee sa buhay natin, Pilipino, parang kulang. Kulang na. Naging icon na kasi siya. Yeah, icon. Pastor, Hindi kaya pastor sinadya yun ng somebody. Hindi naman siguro. Kasi pinakita nila kung paano i-prepare eh. I don't think so kasi kasi yung sistema diyan may tinatawag na highest standards, no? ISO certified ang Jollibee at yung chances niya napakaliit, no? Pero hindi ko sinasabi na maari nagkamali. Simula rin akong crew, alam mo yun. So kumbaga nakikita ko yung pagod, yung hirap nila at maari may pagkakataon posible, pero hindi natin alam. Siguro maganda magandang ano na rin lesson sa ating lahat na huwag tayong mag-jump agad sa conclusion sa budget. Correct. Tama. I-bash natin yung ano, yung judge or kahit yung nagreklamo, alam mo, wala naman kasing may gustong mangyari lahat ng bagay na yan. Pinakita niya lang siguro yun. Basta alam ko po, ang sabi nila, malakas pa rin ang Jollibee. Walang naging problema sa, hindi nagkaroon masyado ng effect sa mga tao. Effect. Lumakas nga daw lalo eh. Oo, talaga. Alam niyo, sa buhay nakakita na umaga, tanghali, hapon, gabi, may kumakain tayo ng chicken choy. Oo nga po. Pwedeng almusal, tanghalian, hapunan, chicken joy. So, imposibleng matanggal na sa kaluluwa natin yung chicken. Hindi po pwede. Gives us joy, di ba? Nasa blood na yun, nasa dugo na. Yes. Baka maghanap tayo sa heaven ng chicken joy, eh, no? meron na yun siguro. Kasi it's joy. O, di ba? Joy. O, joy. Sige na po. Pag-umpisa na si pastor. muli, magandang gabi po sa inyong lahat. At mapagpalang gabi, no? Lalong-lalo na sa lahat na nanonood. Sa gabing ito, meron akong inimbita na speaker. Kakambal ko siya.
So merong 10 minute na discussion, and after that 10 minute discussion, nais ko po sana na isulat niyo kung ano yung gusto niyong itanong patungkol sa pag-uusapan natin. Dahil medyo mainit tong gabi na to at medyo controversial ang pag-uusapan natin. Hindi yung towel ng Chicken Joy. Pero for tonight, let's talk about yung classic na tanong sa akin ng mga kaibigan ko. Kasi there was a point in time na nais kong mag-reach out sa mga kaibigan ko na kasama kong lumalaki nung kami teenagers at nagba-basketball at na baga meron laging tinatanong nung kami mga bata pa bilang red hot blooded male, isang laging tanong ng mga kabataan lalo na mga lalaki, sabi nila, Pastor, okay lang po bang manood ng porn? Sa gabing ito, yun ang pag-usapan natin. So, ang tanong, Pilipinas, game ka na ba? Na ba kayo? Handa ka na ba? So, ipapakilala ko muna sa inyo yung kakambal ko. At sinigurado kong, alam nyo kasi nagpa-fluctuate ang wifi. Mm-hmm. Kaya para wala tayong problema, ni-record ko na. Okay? So, ayan. Dito, brother mo, mukhang magugulat, may book pa ako. Nakambal mo yan. Okay, sige. Panoorin po natin lahat ito. Magandang araw po. Kamusta po kayo? Welcome po sa Power Words. Kung saan po, pwede niyo pong kainin yung tinapay ng buhay sa pangaraw-araw. Ito po yung ating kalakasan, no? Source of strength para sa ating spiritual life, sa ating buhay spiritual. Kasi may iniwala po ko na lahat po ng tanong ng tao ang bibili nga lagi may sagot. Kaya nga, subukan natin sagutin na isang napaka-intriguing question sa araw na to. Pero kasing nagtanong sa akin eh. Sabi niya sa akin, Pastor, okay lang po ba manood ng porn? Intriguing. Alam niyo, sabi ko sa kanya, kung kaya mo panoorin na katabi yung nanay mo o yung anak mong babae, hindi ka na asiwa. Ikaw ba? Ano ba sa palagay mo? For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Alam niyo, sa sinapupunan pa lang ng ating ina, kinawa tayo ng Panginoon at sabi ko, fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, maingat kang ginawa. So, amazingly, ang pagkakagawa sa'yo. Pagka special ang bawat tao. So, hindi ito tingin ko magiging design ng Diyos para babuyin or ipabuhay lamang sa kasalanan. Ang isang likha na ginawa niya, special na tao, kagaya nating lahat. Pansin ko lang, sa lahat ng forbidden sexual acts, specifically mentioned in the Bible as sin, no? Pareha sila ng tema at content sa porn sites. Tingnan nyo. Sexuality, sex with animals, incest, idolatry, fornication and sex outside of marriage, orgies, adultery, and even rape. Malungkot nga eh. The penalty for these sins, as stated in the Bible, hindi ako nagsabi, ay kamatayan or death. Sabi ni James sa chapter 1, verse 15, then after lust has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, it gives birth to death. Sa ating salita, matapos nga na ipagbuntis, ang tawag ng laman, sigurado maanganak na ng kasalanan. At ang kasalanan na ito, kapag lumaki, sigurado maanganak ng kamatayan. Napakagandang warning na sinulat ni James para sa ating lahat. Ang isang nakikita kasing problema
sa panonood ng porn or sa pornography itself, it's like competing with a fantasy. No? It's a parang lahi ka na ikapag compete sa isang malaking pantasya. Kasi ang porn hindi totoo eh. It's a fantasy. It's not real. Sa totoo lang, alam mo tol, God wants our minds and hearts to be pure of sinful thoughts and feelings. Yan yung gusto ng Diyos. No? Ang ating isipan, ang ating puso, no? Maging pure. Walang sinful thoughts and feelings. Yun yung nais niya sana. Yun yung heavenly thoughts. He wants us to keep our focus on heavenly things and ignore the sins of the flesh that crave our attention. Alam niyo, when we view pornography and our attention is focused on lust and adultery, it is impossible to do the will of God. We cannot do the will of God. Kasi hindi pwedeng magsama ang puti at itim, hindi pwedeng magsama ang marumi at malinis, hindi pwedeng magsama ang holiness at the sinfulness. Sabi ni Paul, paalala niya sa mga taga-Romans, do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Huwag tayo basta-basta, sali na sali. Join and join kung ano yung uso. Hindi ibig sabihin, tama na yun. Tandaan nyo, pornography and lust, it destroys human relationships. Yep, maniwala kayo. It dictates the satisfaction of your heart and only leaves you more wanting more. Yun ang problema. No? Baga, lahi kang maghahanap. Also, pornography, it will rob your joy and steals your heart. It leaves broken hearts and shattered marriages, broken and molested children, addicted adults, wicked and shamed teenagers. Sa totoo lang, God didn't intend for those things to attract our hearts. He wants us to hold true to His teachings and wants us to experience sex and love fully when we're married. Amo, sarap, masaya. Gawin mo yan kapag ka may wedding ring ka sa iyong daliri. Kaya nga, sa tanong na, Pastor, okay lang po ba manood ng porn? Ang tanong ko rin sa iyo, sa palagay, sino ba talagang in control? Ikaw ba o yung pinanonood mo? Sino ba talaga yung may tanikala? Sino ba talaga yung may chain? Alam nyo, good questions to ask yourself kung ikaw ay natitempt na manood ng pornography. Una, ask yourself, does the Bible prohibit it? Kanina, dami natin binanggit. Makakatulong sa iyon. Pinagbabawal ba talaga ng Biblia? Pangalawa, does it honor God? Sa palagay mo, natitrisma ang Panginoon? Pangatlo, what if Jesus returned habang nanonood ka ng porn? Would it cause a weaker Christian to stumble? Lalo ka na, na matagal na Kristiyano, pero kang din disciple. Sa palagay mo, pag niyaya mo ba siya na manood kayo dalawa, matutuwa ba siya? Mapibless ba siya? O may stumble siya? Well, tandaan mo, when in doubt, don't. Kaya sa tanong na, Pastor, okay lang po ba manood ng porn? Ikaw, ano sa palagay mo? Alam nyo, maganda sa Biblia, kapag meron kang tanong, meron siyang sagot. Ito po ang inyong kinapay ng buhay sa araw na to. Sana po, mapagkulay-kulayan nyo, magamit nyo para sa kalakasan ng buhay spiritual ninyo. Yan po ang ating power words for this day. Maraming salamat po. Ako po si Pastor Jeff. I hope to see you tomorrow. God bless you. Kita kids.
Alright. Yeah. Apogi din ang kakambal mo, Pastor. Oo. Kuya ko yun eh. Kuya mo. Parang kamukha ni Ninoy. Yan, maganda. Controversial na tanong yan, Pastor. Ganda ng topic mo, Pastor. Kasi yung iba sa atin ay iba ang pananaw sa pornografiya. Mm-hmm. Iba ay ang kanilang perception is maybe they're using pornography as a therapy for sexual, I don't know, parang recovery, mm-hmm. you know, psychologically. Mm-hmm. O, siguro ganun ang intention nila. Or they call it an art. Maybe an art, you know. Yeah, so, art. Kanya-kanyang perception yan. Meron ako na interview na ganyan na yung ang tanong sa kanya, how do you... ano ba yung tanong ko sa kanya na ano ba yung sa palagay mo ang tungkol sa panonood ng pornography? Sa kanya, isang professor ito, Pastor, isang psychiatrist. I don't want to mention his name. Ang sabi niya sa akin, depende sa gagamitin, sa paggagamitan mo, sa purpose mo. Pag ito ay gagamitin mo para sa personal mo lang at hindi mo expose sa ibang tao at wala kang ma-stumble, that is okay, sabi niya. Psychological, yes, pwede siya. You cannot combine taboo, yung spiritual and physical. Magkakaroon ng banggaan yung dalawang yan. Hindi sila pwede mag-combine dahil taboo nga silang dalawa. Taboo, yeah. Magbabanggaan sila. Hindi sila magkakaintindihan between spiritual and physical. Iba kasi yung iba daw kasi yung katawan na hinihingi ng ating katawan, which is necessary din para daw tayong kumakain ng kanin o ng pagkain. We need sex para tayo ay mabuhay. And also biblically sinabi niya go and multiply. Sinagot ko naman, yes, of course. Pero you do it for your wife. Do sa partner mo lang, hindi mo gagawin sa iba. Yun ang ano doon. So, ang mga tao na nakakausap ko dito, Pastor, eh kanya-kanya sila ng opinion. Yung iba, they just saying na, enjoy ako rito. No? Single naman ako. Siyempre, hindi naman natin sila pwedeng banggain na ano. Kundi, bibigyan lang natin ng precautions na, yes, sa sandaling sarap, baka naman eh madali ka naman ng hirap dyan. Like yung mga contagious diseases, yung HIV, kung ano-ano pang mga sakit ano na nakakahawa na maaring magkaroon ka nito. So, ingat lang. So, sinasabi naman nila, well, nasa sa'yo na yun. You have to practice sex safely, like using mga safe precautions, like using safety. Condoms, yan, mga ganitong klase ng ano. And Yan ang mga pumapasok sa isipan ng mga tao ngayon na nakakaroon ng pagtatalo between spiritual and psychological or sociological dito sa topic na ito. Opo. Alam niyo, Brother Mon, bilang isang Kristiyano, isa pong magandang katangian natin ay ang paggalang sa point of view ng ibang tao. Mm-hmm. Lalo na kung hindi naman sila, they don't share the same faith with us. So, isa pong dapat nating gawin ay patuloy nating igalang lahat ng point of view nila. Pero sa atin, sa ating paggalang, ay hindi rin naman tayo pwedeng mag-compromise. No? Dapat maintindihan nating lahat, no? Lalong-lalo na sa mga nanonood, na ang tayo po ay ginawa ng Diyos, tayo po ay isang spiritual being na meron pong katawan. Hindi po tayo katawan lang na merong spiritual being. Kasi po ako, lumaki po ako, ang pagkakaintindi ko, meron pong spirit sa loob ko. Mm-hmm. Pero nung naging Kristiyano ako, meron po palang spirit, tapos meron merong katawan na pwedeng mag-decay, pwedeng mawala, pwedeng masira. At eventually, ang spirit, nandun pa rin po siya for eternity. Ngayon po, ang sabi po natin, at saan sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay above all, no? Sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay ang Diyos mismo, no? Ito ang
salita ng buhay, sabi niyo nga ito ang tinapay ng buhay. Ang sisti po, dapat pong maintindihan ng maraming tao na kung meron pong authority, kung meron pong pinaka true north or pinaka highest principle, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag nating kalimutan, napakaganda ng mga paalala ni Pablo, no? Wala pong pinagkaiba sa prinsipyo dito sa mundo. Sabi ng mundo, garbage in, garbage out. So, wala pong pinagkaiba rin yun pagdating sa kung ano yung ikakarga natin sa ating pag-iisip, sa ating kaluluwa, sa ating puso, sa ating pang-araw-araw na kumbaga sitwasyon. Kung kargahan natin ng basura, basura ang lalabas. Magbasa ka ng Reader's Digest, magbasa ka ng Biblia, magbasa ka ng mga self-help books, magbasa ka ng mga bagay na, or manood ka ng mga bagay na makakatulong sa'yo para mag-improve ka. And then, anong magiging manifestation? Magmamanifest sa pananalita mo, sa paggalaw mo, sa pamumuhay mo, sa pakikitungo mo sa tao. Mahirap pong tanggapin. Alam niyo po, ako po ay nakatapos ng behavioral science at yun talaga yung kurso ko. At mahirap tanggapin ang sinasabi ng maraming psikolohista na kumbaga para to relieve, para to maging therapeutic. Instead na mang-rape ako, manonood na ako ng porn, wala pa ako nasasaktan. Diba? But you are not hurting anybody. But eventually, kapag ka po nag-brew na nag-brew yan sa puso mo, isang araw, eh puputok yan. At meron pong manifestation na ikaw mismo hindi mo makokontrol. Marami pong pagkakataon na bakit tinatanong natin, maraming nagmumulest ng bata. Maraming kabataan ngayon na nai-involve sa mga premarital sex. Madaming mga kalalakihan, or in fact, hindi lang kalalakihan. Ha? Alam niyo po, 1 out of 3, according po sa research, 1 out of 3 na nanonood sa website, sa porn site, eh 2 lalaki, 1 babae. So yung ratio po hindi ganun kalayo. So huwag po nating sabihin na pang lalaki lang ang problema na to. Ito po ay issue ng sangkatauhan. Hindi ito porque lalaki ka, ikaw lang may problema. Lahat po tayo ay nakakaramdam ng lust. So pag hindi po natin nailagay sa tama yan, minsan siguro tinatanong ng mga tao, eh, daya naman pastor, ba't ako nilagyan ni Lord ng ganito? Kailangan ko maramdaman to. Tapos pagka naghanap ako, magagalit. Magagalit si Lord. Una-una, dapat ilagay natin sa tamang perspektibo bakit kanya binigyan yan. Alam nyo, yan po ay isang regalo, gift, for you to enjoy, tama po si Brother Moon, with your spouse. Ano po, ang sex po ay para po una-una, ito po ay union, no, celebration of love ng mag-asawa na pinag-isa ng Diyos. Pangalawa, for the purposes of creating another human being. At kumbaga, ito ay ginagawa with mutual respect. No, at kumbaga sineselebrate ng 2 taong nagmamahalan. Pero pag inilabas mo yon sa prinsipyong yon, magiging pong madumi, magiging garbage. Mm. Ano po? So halimbawa, ang gusto mong mangyari, nagluto ka, no, masarap, kakainin mo na, syempre ilalatag mo yan sa hapagkainan nyo, mai-enjoy niyong pamilya. Subukan mo magluto, tanggalin mo sa prinsipyong yon. Dali mo sa CR, hindi mo may enjoy. Kasi nasa CR eh. So ganun din po yung sexualidad. Kung ilalagay natin sa tama, ibigay natin sa Panginoon, di ba? At siya yung nag-design, siya yung giver, siya yung nagregalo, then may enjoy natin. Pero ilagay natin sa mali. Lahat po yun, lahat po yan ay lies. No? Kumbaga, lahat po yan ay malaking kasinungalingan ng enemy. Balikan ko lang po yung binanggit ko kanina, sabi doon sa Psalm 139:13-14. No, for you created me, no, created my inmost being. No, you knit me together in my mother's womb. Kaya I praise you Lord because I am fearfully and wonderfully made. Yeah, diba? Sabi niya, your works are wonderful. I know that
alam ko yan that kumbaga na dahil ginawa mo ako. Sa totoo lang, meron bang gagawin ng Diyos na kumbaga gagawa ba siya ng isang bagay para mapariwara, di ba? Parang tayo, magulang tayo, masama nga tayong tao, magulang tayo. Pero kahit kailan, hindi natin inisip na mapariwara ang anak natin. Paano pa kaya mapagmahal ang Diyos? Diba? Tsaka po yung binanggit ko rin kanina na sinabi ni James, sabi ni Santiago sa James 1:15, then after last has conceived, kapag ka po pinagbuntis na yung last, it gives birth to sin, nanganganak to ng kasalanan. And yung sin, when it's full grown, pag lumaki, alam niyo pong ipinapanganak niya, kamatayan. So, andino-inaw ng salita ng Diyos na baga, ang daming warning, don't do it. Mapapahamak ka. Baga, usually, ang enemy, it will not appear to you na parang, oh, na malaking, malaking devil, maitim, may sungay, nakakatakot. Siyempre, tatakbo ka, di ba? Mm-hmm. The enemy will always appear to you na isang napakagandang sitwasyon. Very tempting, kagaya ng ginawa niya kay Haring David. Mm-hmm. Kahit naman after God's own heart, nadali pa. Mm-hmm. Sabihin na natin na hari na yon, matalino na yon, wise na. At saka talaga naman yung puso niya after God's own heart. Eh na biktima pa siya ng lies of the enemy. Paano pa kaya tayo? Mm-hmm. Di ba? So, importante na we need to guard our hearts. Lumapit tayo sa Panginoon. Saka tandaan nyo, kapag nasa presensya tayo ng Panginoon, hindi man lang tayo makakaisip ng ganun. Bigyan kayo ng classic example. Nakakaisip ba kayo ng ganun pag nasa loob kayo ng simbahan at nanonood kayo, nakikinig kayo ng preaching? Hindi naman, di ba? O kaya nasa Bible study ka. Kasi involved ka doon sa ginagawa mo, nakikinig ka sa salita ng Diyos. Pero once na nag-start na ang idleness kagaya ng ginawa ni David, mm-hmm. then nagkaroon na ng problema. At usually, ang bentahe ng porn, nalulungkot ka ba? Naiinip ka ba? Idle ka ba? Marami ka bang papatayin oras? Manood ka muna nito. Yan. Mm-hmm. Wala namang masasaktan. Biligaya ka pa. Pero those are all lies. Dahil nasasaktan ang Panginoon, nasasaktan ang sarili mo, and eventually, magmamanifest yan sa buhay mo. Mm-hmm. When we say mm-hmm. pornography, it involves sexuality, siyempre, ano? Sabi ng mga psychologists, sex is in the mind. So kung pinofocus mo sa brain mo ito, nagpo-project sa katawan mo, ini-enhance niya yung mobility ng katawan mo para lumakas ang iyong yung lakas ng katawan. How do you call this? Yung energy ng katawan ng isang lalaki na na-stimulate siya, no? Libido. Yung libido, right? Thank you. And ito kasama na rin dito yung mga sa pornografiya, yung mga buhay may asawa na, or rather hindi, yung mga may mga relasyon na nagsasama na hindi kasal. Do you think this is also under the pornography because this is immoral sexuality? Ang pornography po ay kumbaga, una, hiwalay siyang kategorya. Hiwalay siyang usapin pagdating sa, well, these are all under the category of what they call, kumbaga, sin. Lahat siyan, kasalanan. Lahat naman tayo nagkasala. Lahat tayo ng problema sa kasalanan sa mundo. Ang pornography ay isang refleksyon ng mga outlet na pangailangan ng tao. May nagsasabi, mag-justify. Ang problema kasi, ang enemy, magaling siyang mag-justify. Pwede yung na art yan eh. Mm-hmm. So, yes. Pag ginamit na yung art card, wala na. Wala ka ng ano. Mm-hmm. Biro mo si Richard Gomez, nagpainting ng sex organ ng lalaki. Ang mahal niya na benta eh. Lang yun. Kahit nga ako, kaya kong gawin yun, nakapikit pa. Pero, what I mean is, because it's art. Basta nilagyan mo na ng tag na art, marami ka na makakalaban dyan. Di ba? Mm-hmm. Pangalawa, pwede kasi na sabihin natin na
therapy, kagaya ng binanggit ni brother mo. Di ba? Mm-hmm. So, o kaya enhancement for married couples or for partners, probably nagde-live-in or probably homosexual partners. Kumbaga, it can stimulate the relationship. So, madaming justification ang pwedeng gawin para manood tayo ng porn. Honestly, madami. Mm-hmm. Or matandang dalaga ako or matandang binata ako. Siyempre, wala naman akong sexual partner. And then, I can just watch porn para maibsan ko yung aking pangangailangan. Yan ang pinagtataka ko, excuse me, Pastor. Iniisip ko lang na kung sexuality urges lang ang problema ng isang mag-asawa, and why they not consult with the right person? Di ba? Kasi usually nagpupunta tayo sa mga doktor. We have ano tawag dito sa mga doktor na mga sex therapies, right? Meron ba 'yon? Meron mga sex therapies. Part of psychology. Oh, part of psychology din siya. Psychology. So humingi sila ng payo doon kung ano yung dapat gawin para both partners ay maging maganda yung kanilang relationship, yung sexual relationship nila. So pre-prescribe nila yung manood ng pornography, maybe. We don't know. That's possible. Yeah. Mm. Well, so, yeah, ang question ko doon is, why, bakit hindi nila ginagamit ng mga psychiatrists yung Bible? Because psychiatrists are not necessarily Christians. Yes, tama. Oh. So, actually, it depende sa isang doktor pa lang mapupuntahan kung Kristiyano ito ay yun ang i-advise niya. Kami po mga pastor, usually normal sa buhay namin na magkaroon ng counseling sa maraming membro namin sa flock. But there are certain issues na hindi naman namin kakayanin dahil maaring mental issues to, maaaring kailangan ng psychiatric needs. So we refer them to Christian counselors, yes. Mm-hmm. Or Christian psychiatrist. Sa Kaiser, meron yan. So, kung meron kang card ng Kaiser, meron yan. So, pwede, may preference eh. Yes. So, ang ansiste, hindi namin sila re-refer lang sa psychiatrist, but iahanap namin sila ng Christian psychiatrist. Yes. Kasi pag binirefer namin sa psychiatrist, it will violate the very principle na tinuturo namin. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Dito naman sa mundo, respetuhan lang. Irespeto nyo kung ano yung tinuturo ng simbahan at ng Biblia. Mm-hmm. Pero respeto rin naman namin kung gusto mong mag-go against it or ayaw mong sundin to. Kasi ang magandang gift na binigay ng Panginoon, yung free will eh. Araw-araw. So, pwedeng makabuti ng buhay natin, pwedeng makasama. And then, ikaw ang mag-decide kung nakakasama ba sa'yo o hindi. Di ba? Mm-hmm. So, question, correct, Pastor. May question kayo? Wala naman. Pero, tama nga yung sinasabi ni Pastor, parang yung iba, ginagawa, gina-justify na lang nila. Mm-hmm. Yung mga ginagawa nila na kasi ganito yan, kailangan ko, kasi ganito yan. Yung maybe refer yan sa mga non-Christian na gumagawa nun. Pero sa mga Christians, normally totoo yun. Talagang hindi natin dapat gawin kasi it's against the will of God. Tama, Pastor? Meron tayong limitations. Oo. Saka po, ang parameter po nito ay tayo po ba ay, sino pa nagko-control? Halimbawa, yung pagkain or sigarilyo or alak or panonood ng pornography, pag kinokontrol mo siya, sasabihin ng mundo, well, okay lang kasi under control ko yan eh. Diba? Pero sa totoo lang, sino ba talaga nagko-control sa buhay mo? For example, involved ka sa pornography. Kapag hindi mo na siya makontrol, yung urge, yung addiction, so ikaw ay nakatanikala na. Bandage na yun. So, ang bandage breaker mo ay ang salita ng Diyos. No, I should know, no. Ginawa ko po tong teaching na to para sa isa kong kaibigan na kasama ko pagkatapos ng basketball when we were kids. Nanonood kami ng porn in the afternoon doon sa bahay nila. Mm. So, I mean, we were young, hot-blooded males and we are in search of the world. We want to know more about the birds and the bees.
So, ngayon, nung ako po, nung kami nagkaedad na at dumating sa pagkakataon na kami nagkapagkwentuhan, na naalala namin yung ginagawa namin na, o naalala mo noon, nanonood tayo, Betamax pa nung araw, di ba? So, kumbaga, isa pong malaking responsibilidad para sa akin bilang lingkod ng Diyos na ituwid yung kasi pinagtatawanan namin na parang andating cute, nakakatuwa dahil naaalala namin yung nakaraan. Pero ang sabi sa akin ng Holy Spirit, kung hindi ka Kristiyano, tumawa ka ngayon. Pero alam mo yung katotohanan eh. Mm-hmm. Kaya inuutusan kita na ituwid mo yung mali. Turuan mo siya kung ano yung tama. Mm-hmm. Alam mo ang mali. Ang masakit dito, responsable ka sa alam mo kung anong tama. So, ginawa ko po itong katuruan na to kasi nahihirapan ako, nahihiya akong sabihin sa kanya eh. So, ginawa ko, nag-record ako. Tapos, sinend ko sa kanya. Mm-hmm. Kumbaga, nag-make ako ng stand that this is what will happen to us if we continue this. Although I'm not doing it anymore, pero ang what I'm saying is, most probably he's into it until now when we are already 50 years old. Pero what I'm saying is, this can be stopped. At para sa akin, ang nakapagpatigil lang sa lahat ng masamang gawain ko sa buhay ay ang relasyon ko sa Panginoong Jesucristo. Amen. Without him, hindi ako natigil manigarilyo. Without him, hindi ako natigil uminom. Borderline alcoholic na po ako noon eh. Hindi ako pumapasok sa eskwelahan noon, hindi ako lasing. Mm. Diyan ako umiinom noon sa Pinoy, sa Lacson, dahil sa USD ako nag-aaral eh. So, pagka pumasok kami, dapat lasing kasi mas matalino kami pag lasing eh. So, I mean, lahat ito, mga kamalian sa buhay, mga madaming relasyon na hindi maganda. So, lahat ito nabago dahil sinuko mo yung sarili mo sa Diyos. Mm-hmm. Hindi mo siya basta-basta may iwanan, sa totoo lang. Lahat po, kung nakikinig ka ngayon at ikaw ay dating naninigarilyo, makaka-identify ka sinasabi ko. Pwede mong maiwanan na siguro yung asawa mo, pero yung paninigarilyo, mahirap iwanan. Sa totoo lang. Kasi talaga, addiction siya eh. Uh-huh. The Holy Spirit will intervene. Mm-hmm. Mahirap. So, ganun din po yung addiction sa porn, mga maling pag-uugali, masasamang gawain, yung mga bad habits na nakalakihan mo na akala mo tama. I mean, dumaki ako sa macho-macho pamilya na parang pag lalaki dapat madaming asawa. Kasi parang yung mga kamag-anak ko, pag mas madami kang girlfriend, mas madami kang asawa, madami kang mga anak sa labas, mas pinupuri. So, mas kumbaga, I mean, culture na mali. I mean, it's not only in our family. It's also it's a lot. Yeah. Culture na lahat ng mga, halos lahat ng mga congressman natin, governors, presidente, halos lahat sila may anak sa labas, mayroong asawa sa labas, mayroong asawa sa loob. I mean, kumbaga, it's a culture. And yet, we look at them macho, magaling. I mean, ang what I'm saying here is, iba po, pwede natin justify lahat ng bagay sa mundo. Everything is permissible. But not all things are beneficial sa buhay natin. Amen. Amen. Napagtatandaan natin na ang salita ng Diyos ay naggagabay sa atin. Unless buksan natin ang Biblia, basahin natin, hayaan natin ang Holy Spirit na gumalaw sa ating puso, ipaliwanag ang bawat salita. Sigurado po ako sa inyo, babaguhin niya ang buhay niyo. Amen. Hindi, kasi nangyari sa akin eh. Nangyari sa maraming tao na nakilala ko before me at sa mga naipanganak ko sa ministry. Ang dami ko pong nakita na pumasok at lumabas sa simbahan namin. Dati pong, kumbaga, mas grabe pa yung kanilang mga buhay, no? Pero binago ng Diyos. Eh ano pa kaya? Pornography lang yung kaya ng Diyos yan. May question ako. Ayan. May question po ako, Pastor. Paano po naman po sa mga mag-asawa? Let's say, yun nga, paano mo i-guide yung asawa mo or paano mo sila stop? How would you tell them how? Kasi nga kung ikaw Christian ka, tapos let's say yung kapartner mo or yung husband mo or yung wife mo, eh, ganun. So how, I know we cannot control it, pero how will you deal with it? The simple answer to a simple question kung paano na atin siya mapipigilan, the simple answer is we can.
So we just have to pray for them, right, yeah, Pastor? Yes, that's exactly. Yan po yung ginawa ng asawa ko sa akin. No, mm-hmm. Dati po, naalala ko, noong unang stages ng aming marriage, nagtatago pa ako dyan na naninigarilyo kasi ko eh. So, mm-hmm. Ang problema sa paninigarilyo, kahit na ugasan mo yung kamay mo, sabunin mo pa yan, lagyan mo pa ng garlic yan, maaamoy at maaamoy pa rin. So, lalo na yung polo mo, may mga residue pa ng palaraw o kung ano pa man. Ano. Ang siste, nag-give up yung asawa ko na hindi kita mababago, pero pwede kitang tuhurin. No, kapag kami problema kasi asawa niyo, tuhurin niyo. Ano, huwag niyo pong tuhurin na saktan, pero ibig sabihin eh iluhod niyo sa Panginoon. Gamitin. Amen. Yes, yes. Gamitin niyo yung tuhod niyo, panalangin niyo. Magugulat ka na lang isang araw at talagang mapapa-praise the Lord ka dahil binago siya ng Panginoon. Kasi ang problema ito ah. Kapag ang asawa mo nagbago dahil sa iyo ang glory. Diba po? Pero pag nagbago ang asawa natin, nang dahil sa Panginoon ang glory. Kaya kalokohan yung sinasabi sa mga pelikula, yung mga ligawan, yung mga movies about romantic movies o yung mga tipong action movies na merong romantic side na eh dati akong bad boy eh nagbago ako dahil mahal kita, mga ganun, di ba? Kalokohan yun. Hindi po magbabago ang tao dahil sa babae o sa lalaki. Magbabago po ang tao dahil sa Diyos. Hindi po pwede magbago. Pwede, lulukuhin kita. Pwede ko sabihin na, magbabago ako, magpapakabait na ako, hindi na ako mababae, hindi na ako inom, hindi na ako magdedrugs. Hindi ko nalalahat gagawin to. Maaari, 1 week effective yan. Pero it will not last. Kasi flesh ang ginagamit mo eh. Pero pag spirit nagbago, ito yung circumcision of the heart. Pag inayos ng Panginoon, sigurado yan. No? Hanggang eternity yan. Ang stand yan. Maaring sumemplang-semplang ng bagya along the way. Pero ang maganda sa Diyos, siyang great shepherd. Babatakin ka niya, pabalik. Di ba po? At meron po siyang promise. Sabi niya, I will not allow, no? I will not allow you to be snatched away from my hands. So ang Diyos, pagka sinarado niya, walang pwede magbukas. Kahit na buksan ng tao, hindi mabubuksan. Pag binuksan niya, pwede, wala rin naman pwede magsarado. So, ang sagot po doon sa tanong na yon ay hindi po talaga natin mababago ang ating asawa. Iluhod po natin sa Diyos. AKA, tuhurin. Iluhod ko sila rin. Iluhod ko. May napapansin lang ako, yung mga ating mga viewers, eh, mukhang tahimik silang lahat ngayon. Hindi, nag-iisip pa yan. Ano, malaking check, Pastor, sabi naman ni Lord na yan. Saka kasi, nakikinig sila, nakikinig sila. Maring siguro ay hindi sila makarelate. Oh, yung iba. Or I think kasi very ano tong topic na to, controversial. Sa iba. Yung iba merong, di ba, na parang ito yung paningin nila. Or yung iba nakikinig talaga ng ano, dahil syempre may pinagdadaanan, we never know. Kumukuha sila ng mga ano, ng mga pointers. Yes. Naalala niyo po nung tayo elementary, nung tayo high school. Pagka sa science, pinag-uusapan, digestive system, skeletal system, circulatory system, lahat tulog eh. Pero pag reproductive system, lahat nakikinig. Diba? Kasi curious tayo eh. Pero walang nagtatanong. Kasi nag-iisip siguro, Pastor, no? Nag-iisip. Na mabuti. Process. Ito ang siste. Kasi kapag dapat natin maintindihan, na, teka, pastor ka, bakit ka nagtuturo ng ganyan? Mm-hmm. Pastor ka, di ba? Tabu yan eh. Sa kultura natin Pinoy, hindi pinag-uusapan ng sex. Di ba? Mm-hmm. Pero, come to think of it, hindi lahat ng kultura ng Pinoy tama. Yes. Kasi dapat ang sinusunod natin, kultura ng Biblia, hindi kultura ng Pinoy. Yes. Sino po ang dapat magturo sa inyo ng tungkol sa sex? Dapat po simbahan. Dapat po yung pastor. Kasi po, siya po yung nag-i-explica ng salita ng Diyos. Kumbaga, gusto niyo po ba matutunan ng mga anak natin ang sex sa barkada, sa kaibigan, sa influence ng kapitbahay, or sa pornography? Mm-hmm. Di ba? So, ang dami ko na naging counseling, mag-asawa. Ang problema po kasi namin, tuwing kami magtatalik, eh, ang tingin niya sa akin ay pornstar. Eh. So, kasi nga, yun yung kanyang ano, orientation.
Yun ang nagturo sa kanya eh. Kasi ang ginagawa natin mga Pilipino, ito kultura natin, o ikakasal ka na, virgin yung wife mo, virgin ka rin. O yung gagawin mo, ito ang safe, manood ka ng porn para alam mo ang gagawin mo sa first night mo. That's ridiculous. Honestly. Alam niyo po, sa aking counseling bago ako magkasal, pati po sex, tinuturo ko. Hindi ko tinuturo na actual, pero what I'm saying, ginagabayan ko po na para mas alam nila yung expectations nila. Kasi po, dapat po, ang nagtuturo sa atin ng mga sexualidad ay ang salita ng Diyos. Hindi yung mundo, hindi yung psikolohiya, hindi yung pornography, hindi yung... alam nyo ba ang Valley, San Fernando Valley, 90% of all porn products came from San Fernando. Yes. Chatsworth area. Yeah, doon, marami. Yes. Lahat ng mga warehouse dyan, dyan ginagawa lahat yes. ng mga... So yung mga adult... Yeah. Lahat ng No. It's the filming itself. Oh, really? Oh. Yan yung Hollywood ng porn industry. San Fernando Valley. Yeah, so nakatira kami dyan sa Northridge dati. Malapit lang kami dyan. It's like 2 miles. Sa Chatsworth, yes. Lahat, ang dami. Yeah, so imagine nyo po, napakalaking industry yan. It's a multi-billion industry. Mm-hmm. So sino bibitaw dyan? So kung involved ka sa industry na yan, it's a justify mo yung industry mo. Siyempre. Yes. Mm-hmm. Doon ka kumikita, doon ka nabubuhay. That's true. Yes. Mm-hmm. Yeah. Alam mo, Pastor, it's this is the first time na nakarinig ako ng teaching regarding with the pornography and tungkol dito sa immoral, yung sexual immorality. Narinig ko na yan eh. Pero yung pornografiya, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong teaching. You know? Because, Brother Mon, a lot of pastors are afraid to teach about sin. Mm-hmm. They all teach about, all they know is to teach about prosperity, good life, healing. Basta lahat ng masarap pakinggan sa tenga. Mm-hmm. Wala masama po doon, pero dapat balansin natin. Magturo din tayo ng hell. Magturo din tayo ng sin. Kasi nasa Biblia lahat yan eh. Ang problema tuloy ngayon, ang mga tao, pag nagturo ka, kasi I taught so many times here in iRadio, right? I talked about, you know, a good life with Jesus and everything, no? And people will say, wow, praise the Lord, hallelujah, di ba? But when you talk about things na something na medyo tinatawag nila na complicated, no? Somehow, maraming mga ministers, they are afraid na pumunta doon. O kaya, kasi baka wala nang bumalik doon sa, ano ko, sa church ko, wala nang mag-tights, di ba? So, we are not under the, kumbaga hindi to radio station na Love Radio na kung saan sila magre-request kung ano yung ipi-play nating kanta. Mm-hmm. Ang ipi-play nating kanta, yung kanta ng Diyos, yung sinabi niya, yung Biblia niya, di ba? At tayo ay mga ministers lang. Kumbaga, pag nakasulat dyan, talk about prosperity, you talk about prosperity. Pag sinabi dyan, you talk about good blessings, grace, love. Pag meron din nakasabing hell, talk about hell. Talk about money, talk about sin, talk about sexual sins, talk about loving and honoring your parents. These are all can be found sa Biblia. Lahat po ng tanong sa buhay nasa Biblia. So, dapat responsibilidad po natin lahat na bigyan ng pagkakataon na mapakita lahat ng areas ng Biblia sa tao. So, amen. Amen. Yeah, very good topic, Pastor. Galing, Pastor. Kasi nakaka-relate maraming tao. Nakaka-relate. Tahimik nga lahat. Eh. Kaya... Sabi ni Lord, nagaling mo talaga, Pastor Jeff, idol na kita. Sobrang serious ng partner ko sa panunood ngayon. Sino yun? Si Lord. Si Lord na dami. Lord pa, tuhurin mo na yung word na raw. Tutuhurin na nga na niya, literally. Hindi nga, sabi nga siya nga daw ata tinutuhod. Hindi siya natutuhod. Tinutuhod niya, literal. Funny. Alright, nako. Very nice, Pastor. Oh, very nice. Very good. Thank you, Pastor Jeff. Alam mo talagang maraming I think I'm hindi na ako manunod, Pastor. Naka-relate dito sa ating topic ngayong araw na ito, no? Kasi first time tumahimik yung ating mga viewers na nandiyan lang sila, watching sila. Ay, nakikita mo, di ba?
Parang napag-isip puro lang, Pasto, nakapag-iisip yung mga tao ngayon. Dati pa na yung side comment ng mga yun. Eh. Marami siguro mga nakarelate, Pastor. But you see, it's a good sign. At least, ano, the Spirit, the Holy Spirit is working. Yeah, tama yung sinabi mo, Pastor Jeff, kanina. Pag pinag-uusapan yung cardiovascular, yung mga ibang parte ng katawan, pero pagdating sa sexual topic, uy, lahat gising. Talagang interesado lahat, ano? Ngayon lahat ngayon nakatunga nga. Ha? Well, siguro may mga hindi lang siguro nila alam na mga bagay na ganito. It's good na ito sa ating programa ay variety tayo rito na yung topics natin dito is hindi lang convince, hindi lang yung ating puro ano yung kabutihan, ano? Kaya sabi nga ni Pastor kanina, we talk about also hell. Eh, nasa Biblia yung hell eh. Diba? Pag-usapan din natin, pag andun ang hell, andyan ang pornography, andyan kung ano-ano, yung mga kalokohan, and then paano mo idediretso ngayon yan. So, it's a good thing, it's a good topic, although hindi madalas naririnig ito, at kaya ang mga tao siguro hindi masyadong matanong, but it's very controversing topic ito. Sabi, dami atang natunaw, sabi ng iba, magbabago na po ako, Pastor. Sabi rin niya, ano, papapanood daw niya sa partner niya. Sabi niya, hindi na po ako manunod, Pastor. Hindi ko gagawin. The truth will set us free. Tama, Pastor, di ba? Hindi naman totoo na. Ang nakakalungkot. Sige, Pastor, magkikwit na po ako sa job. No, just kidding. Just kidding. Hindi ka napapasok sa San Fernando. Hey, Pastor, actually, ito po, masasabi ko, meron po akong kamag-anak na may ano na nasa ganyang business po, Pastor. Kasi ano siya, actress siya. It's not a, like a porn like that. Hindi naman po yung totally. Pero may mga movies po siya nakikita ko na sa shock ako kasi talagang totally nude. Tapos, siya yun? Basta nasa family ko na. Oh, okay. Hindi siya direct family but nasa family ko na siya ngayon na she's an actress. So, doing that. Hindi siya sa porn na ganun, pero may mga movies siya na nakita ko minsan sa isang movie, sa TV show niya, nakahiga siya and she's like totally nude. So, one time I said something about it. Naku, lahat nung mga pinsan ko, lahat nag-inatake ako, so I just kept quiet. Because I said something, you know, na parang yung godly po, kaso nga, inatake nila ako lahat. So, I just kept quiet. It's a consented scene. Lalo na sa kultura natin. Mm-hmm. May mga scenes tayo sa Pinoy culture na kinukonsinti natin. Halimbawa, gluttony. It's a kinukonsinti natin yan eh. Diba? Pag nag-putek tayo, malupit tayo. Maghanda. Pag nag-Las Vegas buffet tayo, malupit tayo. Aray, Pastor, nako, guilty yata ako dyan. Gluttony sa akin ni Pastor. Itong pornography, it's a consented scene, honestly. Kasi when we were kids, inahayaan lang kami ng peres ng mga barkada ko. In fact, ang kanilang dahilan, kaysa naman lumabas kayo dyan, at least nakikita ko kayo sa bahay, nasa kwarto lang kayo, nanonood kayo yung porn, naminom kayo yung beer. These are all consented scenes. Alam mo yun? Sa kultura kasi natin, okay lang yan. Pagka nag-react ka dyan, masyado kang pahuli naman. Alam mo yun? Problema, hindi siya tumatugma doon sa sinasabi ng Biblia. Kung baka, bilang Kristiyano, we don't present this na parang holier than thou na, alam mo yun, oh, masasama kayo, kadiri kayo, ako hindi, mabait ako, no. Actually, when I presented this kanina, di ba sinabi ko, inamin ko naman na ako'y makasalanan. And I was into it. So, at least, kahit pa paano, makarelate agad yung tao. Kasi dapat makita yung pagbabago sa buhay natin para maniwala sila. Yung produkto, para bilhin nila yung pampaputi, kailangan pumuti ka muna. Correct. Oo nga. Ang pinakamalupit po kasi dito sa industriya ng pornography, nung araw, nung panahon namin, ewan ko yung panahon ni Brother Ramon eh, yung tinanong pa yun eh. Ano, stars on 45 pa tao. Dekada 80 ako, Pastor. Deg, pag gano'n din ako, dekada 80, nung panahon natin, Brother Ramon, naalala mo, eh, hindi naman available ang porn agad-agad. In fact, mayayaman lang ang may access dyan.
Kaya pag may classmate ka na mayaman, na mayroong Betamax player, yun, sigurado may access ka na. Hindi siya accessible sa lahat ng tao. Ang pinaka-porn namin noon, alam niyo kung ano, yung Mondragon na, alam niyo, yung brasier na... Ay, bra... Ano yun? Mondragon, yeah. Yung mga brasiers. Yung katalog. Katalog ng Mondragon. Ng mga bra. Kasi nakabra yung mga model eh, di ba? So, ang tendency, yun yung parang pornography na nun yun. Parang gano'n. Imagine yun, di ba? Pero ngayon, ang nakakalungkot ngayon sa totoo lang, ang access, just click Google. And even a 5-year-old can access pornography. Pastor, yung ano lang, Facebook lang. Andiyan na lahat. Instagram. Lahat gano'n. Kasi lahat ng porn actress or porn actors, meron silang Instagram account, meron silang Facebook account. You can follow them. Actually, Pastor, you know, this morning, when I, like, may tinitingnan ako sa Facebook, lagi ako kasi pina-follow ko yung dog lover kasi I'm a dog lover. So, ngayon na nag-ano ako, magko-comment ako na about the dog, biglang may nakita ako, tinignan ko kung ano yun kasi ang liit. So, tinitingnan ko, akala ko may nag-post ng buntis. Parang, ano to, may sakit. Buntis kasi yung aso, parang may sakit sa face. So, kala ko may nag-post ng may sakit sa face. Nung tinignan ko, buti hindi ko kinik. It was pornography. So, kitang-kita ko lahat. Like, what they were doing na yung sa picture lang. Nashock ako. So, right away, I messaged the one who posted it. Pero nga, hindi ko naman yung friend eh. So, nilagay ko doon na please make sure to check your comments. Parang tanggalin mo yon kasi may nag-add doon na para alam niyo maklik mo or kaya I'm so glad I didn't click it. Or possible din na victim siya kasi there was a time na kahit yung account mo ginagamit nila na hindi mo alam. Yes. Naalala ko nga noon, kung naalala niyo anong mga 90s ang pinaka pornography noon na sikat na sikat na mura. 2 pesos and 50 cents lang yata yun, yung Abante. Ah. Oh. Saka tik-tik. Yun tik-tik iniisip ko TikTok. TikTok. Abante ang tik-tik. Dati. Yung tik-tik pinsan niya ng TikTok. Ngayon yung si Serex, di ba? Naalala yun? Serex Saviera. Na kolumnista na... Binabasa ko dati madalas yun, Past. Serex. Oo. It says that... It's sold like hotcake. Binabasa ko yun dati. Ano yun? Ang problema, may access yung bata doon nung araw, nababasa nung elementary. Basta marunong ka nang bumasa, alam mo na yun. So, ay, si sir. Pag tinapon ng tatay, babasahin ng anak. So doon nagsisimula. Ayun sinasabi ko na brewing. Yeah, so yung pastor yun nga yung sa mga parents dyan, they have to really teach this or for the kids, right? Na bantayan nila. Kasi importanteng-importante yan. Kasi nag-uumpisa yan eh. Sa parents, kasi may papasa mo sa mga anak, hindi mo akalain dahil sa mga ganong bagay. Maniniwala po kayo, yung anak ko, 19-year-old na. Isa lang naman anak ko lalaki, 19-year-old na. Graduate ng high school recently. Nung pag-graduate ng high school, alam niyo yung kanyang regalo? Phone. 19-year-old bago nagkaroon ng phone. Kasi, mabait naman. Bait ng bata. Napaka, hindi nga mabait. Mana sa mother. Kasi, yung access po kasi ng porn, napakadali sa phone. So, kumbaga, to avoid, kumbaga, since nakatira ka sa bahay ko, at ako pa nasusunod, sasabihin ko sa'yo kung kailan ka pwede mag-phone. Ngayon, kung tatrabaho ka at may sarili kang buhay, kung gusto mong bumili ng phone, bumili ka. So, ganun lang kasimple yung regulasyon. So, sabi ko, hindi ko to ginagawa dahil killjoy ako. Ginagawa ko to kasi gusto ka tang protektahan. So, ngayon lang siya nagka-phone. So, na-realize niya na, actually, nung binigay namin yung phone, nadala siya naiiwan. Dali siya sanay eh. Kumbaga, kasi nga, yung access ngayon. Kaya tayo minsan, ang aga-aga, di pa nag-aaral, binibigyan na natin ng phone yung mga bata. Diba? I mean, lumaki po kami, walang phone, landline. Diba? Lahat po tayo halos, tayo, mga lumaki, walang phone. Nabuhay naman tayo na maayos.
Oo, tama, tama, Pastor. Meron lang po tayo yung lata na may taling ganun. Pinaka, ano natin, ang Facebook natin nun, yung slam book, naalala nyo? Ah, yes. Yun ang Facebook nung araw. What is love, Pastor? Yeah, what is love? Love is love by Culture Club. Sa ako natatanda ko, ninalagay ko lagi, what is love? Love is like a rosary that is full of mystery. Tanda ko pa, Pastor. Baduy. Baduy. Paano po naging Facebook nung araw yon? Kasi yung slam book mo, dadalin mo sa crush mo yon purposely. Di sasagot. That's correct, yes. Para sasagot siya. Pag-uwi mo sa bahay, nanamatin mo yung mga sagot niya. Pag-uwi niya, talaga naman, in love na in love ka, di ba? Kasi crush na crush mo yun eh. Ayaw ah. Yung mga hobbies niya, favorite food niya, ganun. So, yun yung ano, Facebook. My favorite color. Oo, oh, kasi susuot mo na yung color na yun. Susuot mo yung color na favorite niya. Kahit hindi bagay sa'yo. Bueno, bueno ako. Thank you, Pastor Jess. Thank you, Pastor. Ganda ng topic po mahaba natin. Mahaba yung ating na overtime na tayo. Pero it was very interesting topic itong ating napag-aralan ngayong gabi. And I'm sure ating mga viewers dyan ay tahimik man sila dyan. Pero naniniwala sila na ang pornografiya hindi dapat talaga. Yes. Magbabago na daw sila. Tatawa ako sa iyo, Eka. Nakakatawa ka. Susunugin na daw yung mga ano. Yung mga videos niya tat i-delete niya na. Hindi, sabi ni Eka, hindi na po ako magbabasa ng ganun, pasto. Sasagot na lang ako ng crossword puzzles. Sa tik-tik. Ay, nako. Okay, okay, Pastor. Masaya, Pastor masaya. Jeff, thank you so much. Thank you, Pastor. Okay. Ha? Salamat sa pag-accept ng marami pa invitation. Sa, marami pa mga tanong, kaya lang overtime tayo. Pero I'm sure yung ating mga listener, papupuntahin ko dyan sa inyong yung page. Yung sa ano ba yung Pastor L? Meron po kaming release lang namin, release namin nung Araw ng Kalayaan dahil kami po ay Filipino Church. At makikita niyo po yung lafilnaz.org or lafilnaz.org. Lafilnaz. Opo. At yun po yung aming bagong official website. LA Filnas. Pastor, i-comment niyo po sa ano dito para matandaan po namin. Bali po ang tema po namin, makikita niyo Pilipino, no? So ang tawag namin doon sa compassionate ministry namin, bayanihan. Tawag namin sa basketball ministry namin, Gilas. Mga ganoon. So Gilas. Oh, Gilas, meron Pinoy ganun. Na Pinoy 'yan, na Gilas. Women's ministry namin, Busila. Busilak. Busilak. Ah, busila. Yung mga malalalim na Tagalog yun. Oo nga, pasensya na po. I'm like, ano? Yeah. Kasi gusto namin ibalandra sa buong mundo, lalo na dito sa Amerika. Alam niyo po, kung kayo po ay taga-Amerika, ikaw po ay Pilipino, kuskusin mo man ang balat mo, Pilipino ka pa rin. Huwag niyo pong kakalimutan, meron pong rason ang Diyos kung bakit ikaw ang Pilipinong Kristiyano. Kaya po wag po tayong magpakaputi, magpaka-English or magpaka-ano. Tayo po'y Pilipino, maglingkod po tayo sa kapwa nating Pilipino dahil tinawag po tayo sa kapwa nating Pilipino. Kung tinawag ka sa ibang lahi, wala namang problema 'yon. Pero tingnan niyo po yung mga Koreano, tingnan niyo po yung mga Espanyol, kumbaga sila po ay naglilingkod sa kapwa nila. Correct. Yes. I-reach out nila kung sino yung pwede nilang ma-reach out. Amen. Kahit mag-English po ako, wala pong pupuntang puting Amerikano simbahan namin eh. Mm-hmm. Pero kung pag nagsalita po ako na parang geologs, ang daming tao eh. So, hindi pa ako nahirapan, di ba? Tayo po'y tinawag ng Diyos para maging Pilipinong Kristiyano. Meron pong dahilan bakit hindi ka ginawang Swiss, hindi ka ginawang French, Chinese, or Russo. Ginawa kang Pilipino at naging Kristiyano ka, meron pong dahilan yan. Tayo po ay launching pad ng mga missionary. Pinadala ka po sa Amerika dahil magiging missionaryo ka. At gagamitin ka ng Diyos para pagpalain ng maraming tao. Amen. 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 All right. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Jeff. Nako. Nice meeting you, Ma'am Karen. Nice meeting you, Pastor. Meron akong mga... Jollibee. Promise. Meron po akong mga topic sa inyo na isa-suggest next time, Pastor. Apo, no problem. Sumama ka minsan sa amin dun sa kabila. Oo, talaga. Sasama ako. Ngayon, na-meet ko na siya. Kasing ka, 9 o'clock. Siyempre, pipilitin natin gumisa. Eh, start ng ano nila, 9. Oo nga, doon. So, before 9. Sa Linggo po, meron po kaming
celebration ng Father's Day. Kung ikaw po ay taga LA at merong kilalang tatay, no, makakatanggap po ng libreng regalo mula sa inyong anak at asawa. Tapos may special presentation para sa inyo. Plus, meron po kaming barbecue, para Pinoy barbecue para sa mga. Wow. Kala ko cellphone, pastor. Uulan ng cellphone, bibigyan ng father mo. Okay, sige na, pastor, baka madali na naman ako rito. Oh, sige. Thank you so much. Thank you, pastor. Maraming salamat po. Thank you po. Good night. Good night. All right. Yan po, Pastor Jeff.